Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. So for today's video po, ang i-share ko po sa inyo ay itong Spicy Peaches Peking Adobo. Ito po yung mga ingredients natin. So meron po tayong 500 grams of pork belly. Tapos meron tayong 1 piece of lemon. 8 cloves na smashed garlic. 1/2 teaspoon of ground black pepper. 1 medium-sized sliced onion. 3 pieces bay leaves, and then some chili, no? So, spicy. Tapos, gagamit din tayo syempre ng peanut oil. Ayan, or any other cooking oil. Tapos, lalagyan din natin ng Lee Kum Kee oyster sauce, dark soy sauce, Maggi seasoning, and brown sugar. So, ayan po. Then now, cooking procedure tayo. So, ayan nga, tipid-tipid tayo sa hugasin. So, pinagsama-sama ko na lahat sa isang kawali. Lahat, ano, yung sibuyas, the garlic, the chili, the bay leaves, and crushed black pepper. Then, pinainit ko lang, tapos nilagyan ko na rin ng oil. Hanggang sa medyo maluto na yung mga aromas natin. At saka, humalimuyak na sila ng ganun. Ayan, so, kapag ready na sila, idadagdag lang natin, syempre, yung ating pork belly, yung karne natin. So, pwede rin po kayo gumamit mga lovely people ng pork ribs, yung may mga buto-butong ganun. Masarap din po yun. And then now, lalagyan ko lang ng siguro, tansya-tansya lang ako eh. Pero, tingin po ito na sa mga 3 tablespoons of Maggi seasoning. So, adjust nyo na lang po. Nilagyan ko na ng saktong Maggi seasoning kasi po hindi na po ako naglalagay pa na same kapag ginamitan ko na ng Maggi seasoning, oyster sauce, mga ganun. Kaya yun. And then after yung Maggi seasoning natin, lalagyan na rin natin yan ng Lee Kum Kee oyster sauce. So, siguro matamatang ganun, mga nasa 2 tablespoons po na oyster sauce yung ginamit ko. So, medyo mahilig po ako sa oyster sauce sa mga niluluto ko. Mahilig po akong gumamit. Tapos, ngayon, syempre, yung ating lemon. So, kaya siya naging peking adobo kasi, di ba, tayong mga Pilipino, pag nag-adobo tayo, isuka yung ginagamit natin. Pero since ang dami kong lemon sa ref at bago pa po sila masira, lemon na lang po yung ginamit ko. At saka, nilagyan ko na lang ng konting twist para magmukhang kakaiba naman siya. Ayan po. So, after natin maglagay ng lemon, konting halo-halo lang, di ba? Mix-mix lang ng ganun. Tapos, para ma-ano ng karne, ma-absorb ng karne yung mga condiments na nilagay natin, ano yung seasoning ng mga pinaglalagay natin. And then, pagkatapos niyan, ay atin lang pong lalagyan ng ating dark soy sauce. So, gusto ko po gumagamit ng dark soy sauce kasi po medyo yung kulay niya. Tawag nito mas medyo mangitim-ngitim. Kaya yun, kaya nga dark soy sauce eh. Kaya yun. So, ayan po. Para hindi po nagmumukhang maputla yung adobo ko. Ayun. So, kailangan ko ng dark soy sauce. So, ayan po. Lagyan ko lang ng konting dark soy sauce. Tapos, konting yung ating brown sugar. So, nung una, nilagyan ko lang ng 1 teaspoon. Tapos, after tikman ko, medyo kulang pa sa itik. So, nag-add pa ako ulit ng brown sugar. So, ayan, konting halo-halo lang din muna. And then, pagkatapos niyan, kailangan lang natin palambutin ang ating karne. Ito po ay pinalambot ko sa loob ng isang oras. So, nilagyan ko po ito ng at least 2 cups of warm water. So, ayan na po. Yan ang first cup. And then, nagdagdag pa po ako ng isa pang cup niyan. Tapos, pasilip-silip lang paminsan-minsan na hindi natutuyuan yung niluluto natin. At saka, check lang kung malambot na yung karne. At saka, yun. Para pagka kita niyo pong malapit na talaga siya, pwede na pong hindi na kayo mag-add pa ng warm water. Antayin na lang natin na lumapot yung sauce niya. Ngayon. So, ayan na nga po. Ang gagawin ko ay tatakpan ko na po ng takip. Diba? So, yan na yung pangalawang pasong tubig. So, tatakpan. Tapos, sa after mga 15 minutes, chinek ko. So, ayan na yung hitsura niya. So, syempre, hindi pa yan malambot. Tapos,
Tikman nyo lang kung okay na sa panlasa ninyo. Kung merong kulang o anuman, bahala na po kayo mag-adjust, diba? So, kaya nang sinabi ko, medyo kulang sa pitik. Kaya nilagyan ko pa, nagdagdag pa ako ng 1.5 teaspoon ng brown sugar. So, total of 2.5 teaspoons po yung nilagay kong brown sugar para po sa recipe na ito. Ayan, tapos halo-halo ulit. Tapos naglagay na naman ulit ako yan ng warm water. Tapos, yan na yung pangalawang dagdag ko ng tubig. And tapos niyan, naghinintay ko na lang na lumambot na yung karne. Nung lumambot na po, ay hindi na po ako nagdagdag pa ng tubig. At saka, medyo hinayaan ko na pong maglapot yung sauce niya. Ngayon, kung gusto niyo naman po na medyo mas malabnaw yung sauce niya o mas mahilig kayong medyo mas masabaw-sabaw, ay bahala na po kayong mag-adjust. Dagdagan niyo lang po ng warm water. So, ayan na po. Luto na po yung ating spicy Peking adobo. And sana po ay subukan po ninyo itong recipe na ito. At pagka nasubukan nyo po, ay sabihin nyo lang po sa akin yung feedback or any comment po sa comment section kung meron din po kayong mga suggestion. Ayan, so ginarnish-garnish ko lang po siya ng sliced green onion. Ayan po. So, sorry po, wala po tayong tikiman part dito sa susunod lang po ng mga content. Once again, para po sa ating mga new subscribers, thank you for subscribing, thank you for watching, at para po sa hindi pa po nakapag-subscribe, please don't forget to like, share, and subscribe. And ingat po kayo palagi dyan. God bless. Ciao, ciao mga lovely people!